ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi Pilipinas, kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, pumanaw na ang founding chairman ng Communist Party of the Philippines o CPP na si Jose Maria Sison sa edad na 83 sa The Netherlands. Umani ito ng iba't ibang reaksyon pero iginiit ng Department of National Defense na pagkakataon ito na makamit ang kapayapaan at matuldukan na ang tinaguriang pinakamatagal na rebelyon sa mundo. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. 10 araw bago ang 54th na anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP, namatay ang mismong nagtatag nito na si Jose Maria Sison o Joma matapos ang mahigit 3 dekadang paninirahan malayo sa Pilipinas. Sa payag ng CPP, mapayapang pumanaw si Joma sa Utrecht, the Netherlands noong Biyernes kasunod ng 2 linggong pananatili sa ospital. Namatay siya sa edad na 83. Walang ibinigay na ibang detalye sa naging karamdaman niya. Ayon kay Edve Olalia ng National Union of People's Lawyers, nakaukit na sa kasaysayan ang ambag ni Sison sa kanilang pakikibaka. Tinawag naman siyang inspirasyon at bayani ng grupo ng mga kabataan at inalala ng mga mangingisda sa paglaban para sa karapatan nila. Nangako naman ng CPP na ipagpapatuloy ang rebolusyong sinimula ni Joma sa gabay ng kanyang alaala at turo. Mula nang maitatag noong 1969, ang CPP, katuwang ang armadong sangay nito na New People's Army o NPA, ang nasa likod ng itinaguriang pinakamatagal na rebelyon sa buong mundo. Para sa Department of National Defense, tanda ang pagkamatay ni Sison nang anilay gumuguho ng pamunuan ng CPP. Nanawagan silang bumalik na sa poder ng gobyerno ang mga natitirang rebelde. Ayon sa kagawaran, pinagkaitan ang mga Pilipino ng pagkakataong mapanagot si Sison sa mga namatay dahil umano sa kanya at kanyang grupo. Dagdag ng DND, nagsimula na ang isang bagong kabanata sa bansa dahil wala na ang pinakamalaking hadlang sa kapayapaan. Sa maikling pahayag, hiling ni Vice President Sara Duterte na kaawaan nawa ng Diyos ang kaluluwa ni Sison. Sa The Netherlands na naging political refugee si Sison matapos kansilahin ng Pilipinas ang kanyang pasaporte noong dekada 80. Pero sa panayam ng ABS-CBN News noong 2018, sinabi niyang babalik at babalik siya sa lupang sinilangan. Someday, I will return physically or in ashes after my cremation, but I always consider myself being in the Philippines. I am with the people. I have many comrades and friends in the Philippines. So I don't really care when I shall be able to return to the Philippines. Nakikipag-ugnayan naman ng CPP sa pamilya ni Sison para maiuwi sa Pilipinas ang kanyang labi ayon sa kanyang habilin. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Tuloy ang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ang Kadiwa Bazaars pagkatapos ng Kapaskuhan. Ito ay para matulungan ang publiko kasunod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sorpresang ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang bodega ng National Food Authority sa Valenzuela City. Nais niyang makita kung sapat ang supply ng bigas na maaaring ibenta ng gobyerno sa mababang halaga sa mga kadiwa ng Pasko Bazaar. Inanunsyo rin ng Pangulo na itutuloy ng gobyerno ang pagpapatakbo ng daang-daang kadiwa bazaars hanggang 2023. Baka magkulang. Kaya sinitignan ko yung kung saan manggagaling yung supply na pinagbibili natin sa mga kadiwa. I think we'll be alright. Pero syempre kailangan bantayan ng gusto yan. Because pag tinamaan na naman tayo ng masamang weather, mararamdaman na naman natin yan sa supply ng palay ng bigas. Ayon sa Pangulo, ang mga kadiwa bazaars ay isang paraan para matulungan ng pamahalaan ang taong bayan na makabili ng sariwa at delatang produkto na abot kaya ngayong nagtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nabibigyan din natin ng pagkakataon ang mga local producers ng mga maliliit na produkto
na meron silang merkado, meron silang palengke kung saan sila maaaring pumunta at ipagbili ang kanilang mga ginawang gamit. Masaya ang mga magsasaka sa anunsyo ni Pangulong Marcos. Siyempre sir, masaya kasi dagdag kita. Kung wala yung kadiwa, wala kami rito. Ay kung wala ito, hindi kami libre sa pwesto. Dito po libre ang pwesto namin. Malaki din po yung kinikita kumpara pagka tinitinda lang po namin siya sa mga palengke doon sa amin. Kasi talaga po kaming nahihirapan sa pagtinda doon gawa ng madami din kakompetensya. Napapalaki po yung kita namin. Mas madali po namin nauubos yung mga paninda. Tsaka nakakapamili din po kami ng iba pang produkto dito na nadadala pa po namin sa aming probinsya. Dahil lalampas na sa Pasko ang kadiwa, binigyan na rin ito ng bagong pangalan ng Department of Trade and Industry. Ito pong kadiwa ng Pasko ay magkakaroon ng rebranding para sa Enero hanggang sa buong taon ng 2023. Ito po ay tatawagin natin kadiwa ng bawat Pilipino. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan na ng Department of Agriculture kung paano mapabibilis ang proseso ng pagbebenta ng mga nasabat na smuggled na sibuyas para maiwasang mabulok ang mga produktong nakaimbak sa mga warehouse ng gobyerno. Naghahanap nga kami ng paraan kasi usually yan, kakasuhan mo pa bago i-auction. By the time i-auction mo yan, wala na, sira na yan. So yun ang pinag-aaralan namin ngayon. Baka by next week meron na tayong solution. Matatanda ang balak sanang ibenta sa kadiwa ang mga nasabat na puslit na puting sibuyas kamakailan. Hindi na ito itinuloy dahil may bakas ng chemical residue at E. coli na delikado sa kalusugan. Samantala, patuloy na sinisiyasat ng gobyerno ang mga bodegang maaaring ilegal na nag-iimbak ng mga sibuyas matapos pumalo sa 300 piso kada kilo ang sibuyas sa ilang palengke. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Lumantad na si dating Bureau of Corrections Deputy for Security Operations, Ricardo Zulueta, para patunayang hindi siya nagtatago at haharapin niya ang kaso laban sa kanya. Pinangalanan siyang isa sa mga mastermind sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at middleman na si June Villamor. Sa eksklusibong panayam, iginiin ni Zulueta na mga drug lords umano ang nasa likod ng pandidiin sa kanya. Nagpapatrol, Mike Navalio. Sa unang pagkakataon, ako po si STO2 Ricardo Zulueta. Nagpakita na sa publiko si dating Bucor Deputy for Security and Operations na si Ricardo Zulueta. Una siyang nakita sa mga litratong ibinahagi sa Facebook nitong Biyernes ng kanyang abogadong si Attorney Lauro Gacayan. Gayet ni Gacayan, hindi nagtatago, wala sa ibang bansa at hindi rin totoong patay na ang kanyang kliyente. Kuhaan niya noong Martes ang mga litrato kung kailan siya formal na kinuhang abogado ni Zulueta. Ibinahagi niya ito para linawin ang mga haka-haka ukol sa kanyang kliyente. To show that indeed what they were saying, especially yung spokesman ng prosecution that he's in hiding, he's in abroad or maybe dead already, I do not want to have my client, for example, in hiding. We know naman that flight is an evidence of guilt, correct? So here he's ready. He appeared, we had lunch in a crowded restaurant. He's not in hiding. Ngayong araw ng Sabado sa opisina ni Attorney Gacayan sa Baguio City, nakausap namin sa isang video call si Zulueta. Itinanggi niya ang pagdawit sa kanya ng mga otoridad sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at umuno yung middleman na si June Villamor. Bintangan lang po kami dyan. Wala pong katotohanan yung mga complaint na pinapile nila. Kabilang sa mga ibinibintang sa kanya, ang pagpapatawag umano ng meeting sa mga gang commander para ipag-utos umano ang mga pagpatay. Inamin ni Zulueta na nagpatawag siya ng meeting pero para umano sa ibang bagay. Nagpa-meeting po ako noon sa kanila noong pinatawag ko sila dahil may mga request sila regarding sa mga construction materials na gusto nilang ipasok pampagawa dun sa mga higaan ng mga kasamaan nila. Yun lang po ang pinagmeetingan ninyo. Walang usapan na may papatayin, may nag-utos na pinatay, or may nag-utos na may papatayin. Opo, yun lang. Oo. Yun lang naman po ang pag-usapan namin doon at tinanong ko rin sila kung kumusta na ang kalagayan sa loob, kung okay ba sila. Tingin niya, mga drug lord umano ang nasa likod ng mga reklamo laban sa kanila ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag.
Sa dami po ng mga hindi makaporma ng mga drug lords dahil po sa matinding yung higpit na ginagawa namin, talagang gagawa at gagawa sila ng paraan para siraan kami. Itinanggi ni Zulweta na nagtatago siya pero may mga banta umano sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya kaya madalas siyang bumiyahe. Hindi po ako nagtatago, palagi nga po akong nagbibiyahe. Halos araw-araw nga po akong nagbibiyahe. Nangako siyang haharapin ang lahat ng mga ligasyon sa tamang pagkakataon. Panawagan niya, maging patas sana ang investigasyon at huwag pabago-bago ang resulta tulad ng sa autopsy results ng bangkay ni Villamor. Sa tingin ko po, hindi po patas kasi wala na po eh. Diba? Lahat ng paninira inabot na namin. Ganun ba ang patas? Diniretso na kagad na kami. Wala naman ano. Diba? Paano? Hindi man lang nila kami binigyan pagkakataon na magpaliwanag. Diba? Mm-hmm. Buong pamilya ko nga, maghihirap na. Natatakot na rin. Gate ng abogado ni Zulweta, nahusgahan na ang kanyang kliyente, lalo na sa mga pahayag ni Justice Secretary Boyeng Remulla na may kapangyarihan sa mga prosecutor na nag-iimbestiga sa reklamo. Yung mga panel prosecutors appointed by him, are they in a position to say no? He said already na parang guilty siya eh. So, we are not entitled, we are not sure of a fair hearing before the Department of Justice. Whatever resolutions they have, one of our rights is to file a petition for review questioning it. And it will go to him. Ultimately, siya rin lang eh. Hinahanda na umuno nila ang counter-affidavit ni Zulweta. Pero hinihintay pa kung saan ito ihahain dahil may nakabinbin pang motion for inhibition laban sa mga DOJ prosecutors. Sa paglantad ni Zulweta at sa pangako ng kanyang abogado na sasagutin ang lahat ng mga ligasyon, inaasahan na magkakaroon na ng buong larawan sa kung ano talaga ang nangyari sa pagkakapatay ni Percy Lapid at ni June Villamor at kung sino ang nasa likod ng mga ito. Mike Navalio, ABS-CBN News, Baguio City. Kapit na mga kapamilya, ito na ang busina sa petrolyo. Ay nako, tapos na po ang maliligayang araw natin mga motorista. Dahil may oil price hike na sa Martes, maglalaro po sa 2 Gs hanggang 2.40. Ang magiging dagdag presyo sa diesel, 40 hanggang 70 centavos naman sa gasolina. Ang kerosene, pataas din po ang presyo ng mga 160 hanggang 190 kada litro. Paliwanag ng Department of Energy, umakyat ang presyo sa world market dulot ng embargo ng European Union sa Russian oil at price cap sa Russian crude oil. Nakadagdag pa sa pressure ng pagtaas yung mga pagluluwag na po sa China na posibleng magpataas na naman ng worldwide demand. Pero nakawalong linggong sunod-sunod na rollback din po sa diesel simula October 25 na umabot ng halos 14 pesos kada litro. Ang gasolina at kerosene naman naka-apat na linggo ring consecutive rollbacks na umabot din ng halos 5 pesos sa gasolina at lagpas 10 pesos sa kerosene. Kapamilya, tiyak na makaka-relate ang mga Pinoy sa sequel na Avatar: The Way of Water. Ayon mismo yan sa bida ng bigating pelikula ni James Cameron. Pero pressured ba silang higitan ang phenomenal box office performance ng naunang pelikula? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe. I need you to be strong. Matapos ang 13 taong paghihintay, nagbabalik sa big screen ang award-winning film na Avatar ni James Cameron sa sequel na Avatar: The Way of Water. Mula sa kagubatan, napunta sa mundo ng karagatan ang pamilya ni Jake Sully at dito nagsimula ang panibagong hamon sa kwento. I first heard from Jim in 2015. He said he kind of wanted to expand the journey of these characters and explore the world of Pandora a bit more. So, you know, that was very exciting. And then he showed me some beautiful drawings and designs.
2009, unang ipinalabas ang Avatar movie na pasok sa top 3 best-selling movie of all time. Tumabo ito ng halos $3 billion sa box office. Ang tanong, may pressure ba na matapatan o mahigitan ito ng sequel? It's amazing that a movie can connect globally on such a level and that is embraced by cultures from around the world. Kwento ng mga bida, malaking hamon ang sequel dahil first time na gumamit ng performance capture technology sa ilalim ng tubig. The most important thing when I go to work is to make sure that I bring some real emotion that will translate for the character into the story and into the screen for the audience to feel those emotions too. Mamamangha ka sa visuals. Madadala ka sa musical score at mapapasigaw ka sa action scenes. Pero mas kukurot sa puso ang kwento at mensahe ng pelikula, lalo na sa mga Pinoy, ayon kay Sam. It's a story about a family. You know, Filipinos, you have, that's one of your main things. His family is very strong. I've got some Filipino friends and, you know, the generational kind of togetherness is very, very important. And, you know, so that's really and truly what our story is about. MJ Felipe, ABS-CBN News. May panawagan ang lokal na pamahalaan ng Malaya Clan matapos may ulat ang sinasabing mahigit 800 sinkholes sa Boracay Island. Live mula roon, nagpapatrol, Rafael Busano. Rafi, ano reaksyon ng mga tao dyan sa isla tungkol sa mga sinasabing sinkholes? Alvin, ipakita ang mga sinkhole. Ito ang panawagan ng ilang turista, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho dito sa isla ng Boracay. Ngayon kasing sumigla na muli ang turismo dito matapos ng luwagan ang COVID-19 restrictions, ay batid nila kung ano ang posibleng maging epekto nito sa kanilang kabuhayan. Ikalawang bakasyon pa lang ito ng buong pamilya ni Jed. Pagkakataon na nila na mag-enjoy at makabawi matapos lumuwag ang COVID-19 restrictions. Pero nahaluan ng kaunting pangamba ang kanilang bakasyon nang mabalitaan ang tungkol sa mga nadiskubring sinkhole ng MGB sa isla. Ilabas nila sa publiko para alam ng tao kung saan iiwas, di ba? Kung saan tayo iiwas, pati yung mga turista. Kumbaga stress-free itong lugar na to eh. Tapos ngayon, nabalitaan natin, ayun, mag-worry talaga yung mga tao. Kung merong manghigit na maaapektuhan, walang iba kundi ang mga nagtatrabaho sa isla gaya ng paddleboard instructor na si June. Kami nga mismo taga rito, hindi namin alam kung ano nangyayari. Wala din sir, kaming nakikita dito sir. Paliwanag ng geologist na si Dr. Carlo Arcilia, ang sinkhole ay pwede namang nagsisimula sa ilalim ng lupa kaya hindi pa agad nakikita. Para mas maintindihan, inihalin tulad niya ito sa isang bulok ng ngipin kung saan butas na ang loob pero nananatiling buo ang ibabaw. Kalaunan, masisira na rin ang ibabaw at lilitaw ang butas. Tingin niya, wala sa beachfront ang mga sinkhole. Kung may sinkhole yan, papasukin na nung sand at saka ng tubig. Oh, yun naman sa part sa beach na yan, wala nang babagsak niyan kasi ano na yan, saturated na yan ng sand. Kung pakyat ka dun sa Boracay, may mga bulubundukin, dun po may posibleng. Dagdag niya, dapat malagyan ng signage o babala ang mga lugar na sinasabing nakitaan ng sinkhole. Ayon naman kay Malay Mayor Frolibar Bautista, ni minsan, wala siyang natanggap na report na may lumundo o gumuhong istruktura dahil sa sinkhole. Dapat rin anyang masabi ng MGB kung gaano kalaki ang mga sinkhole. Iwan ko lang paano nila doon na-identify. Kung radar ganito na gamitin mo, talagang makikita mga butas. Balon, kasama na rin mga butas na yan. Then sa kalsada, ilang tilkos ba dito ang gawa ng mga manhole? E, sinkhole din yun, makikita yung sa radar yung butas na yan, di ba? Out of that 1,071 square hectares, 40% of it is declared as forest land. So baka doon sa forest land yung mga sinkholes na yan. Alvin, ayon kay Mayor Bautista, sa mga susunod na araw ay magpupulong na sila ng MGB para nga mabigyan ng linaw itong mga sinkholes ito. Pero ang tinitiyak ni Mayor Bautista sa mga turista ay ligtas pumunta ng Boracay. Alvin. Rafi, kahapon pa tayo nagtatanong kung nasaan yung mga sinkholes na yan. Finally, sinagot ka ba ng Mines and Geosciences Bureau kung nasaan ang mga sinkhole na yan at bakit tila baga ang dalang ng impormasyon, ang daloy ng impormasyon
kung saan nga mga areas mayroong sinkholes. Yun nga ang tinatanong din natin no sa kay Mayor Bautista kung bakit wala tila walang presensya yung Mines and Geosciences Bureau dito kahit man lang ang tauhan para nga mag-explain sa local government dahil hinahanap din natin sila. Pero ang sinasabi ni Mayor Bautista ay nagpadala na ng sulat ang MGB at ito nga ay ini-schedule ang meeting sa mga darating na araw para nga mapag-usapan at mabigyan pa ng karagdagang impormasyon ng publiko tungkol dito. Alvin. Maraming salamat, Rafael Busano. Inilunsad ng COMELEC ngayong araw ang Register Anywhere Project kung saan maaaring makapagrehistro sa mga piling mall ang mga bagong botante o maglilipat ng registration kahit mula sa mga probinsya. Nagpapatrol, Michael Delizo. Namamasyal lang sa mall sa Fairview si Teacher Welda nang makita ang pila para sa voter registration. Sakto ang timing nito sa pagpapalipat niya ng registration. Madali lang eh. Pumila lang ako dito, tapos ayun na. Okay. Mabilis lang. Ura-urada rin nagparehistro ang mag-inang Jenaline at Jemilin para iwas hassle. Minsan na ano pa kami na mga ilang araw pa kaming pumipila tapos mababaliwala rin kasi sobrang daming tao. Hassle free din ang registration ng first-time voter na si Gab. Ako naman po, mabilis po. Konti po yung tao. Ngayong araw na ang simula ng Register Anywhere Project o RAP ng COMELEC sa mga mall sa Metro Manila bilang paghahanda sa barangay at SK elections sa Oktubre sa susunod na taon. Sa pamamagitan nito, pinapayagan ang mga pansamantalang nasa NCR na magparehistro para makaboto sa ibang lugar sa labas ng rehiyon. Bukas ang RAP tuwing weekend hanggang katapusan ng Enero sa mga piling mall sa Pasay, QC, Las Piñas at Maynila, maliban sa bisperas at mismong araw ng Pasko at New Year. Habang maaga po, mas maganda dahil mas maluwag, mas maganda samantalahin nyo na po yan. Basta magdala lamang ng mga pagkakakilalan. Inilansad din ang RAP sa Tacloban ngayong araw kung saan kabilang sa mga maagang nagparehistro ay mga estudyante na unang beses boboto. Nauna na rin ipinagpatuloy ang voter registration sa mga tanggapan ng COMELEC noong Lunes. Ayon sa COMELEC, pinadali nila ang proseso ng voters registration. COMELEC nag-issue ng bagong rules na instead na tatlo ang fifilapan ng botante, isa na lang para mas mabilis natin silang ma-cater. Tinatanggap din ng COMELEC ang pagpapatransfer, reactivation, correction of data at pagpapalipat ng overseas registration to local ng dating OFW. Sa ngayon po, kami ay on the minimum ay umaasa na sana madagdagan tayo ng 1.5 to 2 million. Pinapayuhan ang mga magpaparehistro na i-download at mag-fill up ng registration form na makukuha sa website ng COMELEC para sa mas mabilis na transaksyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Naging matuman ang botohan sa plebisito para gawing lungsod ang baliwag sa Bulacan. Ayon kay COMELEC Region 3 Director Attorney Temi Lambino, mahigit 10% lang ng lagpas 108,000 registered voters ang bumoto bago magtanghali. Pero gitna ni Lambino, malawak ang isinagawang information drive kaugnay ng plebisito. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, malimit na mababa ang turnout ng boto sa mga plebisits. Alas 10 o alas 11 ng gabi mamaya, inaasahang malalaman na ang resulta ng plebisito. I-expect natin hindi ganun kataas ang magiging voters turnout lagi sa isang plebisito sapagkat una may pasok kasi, may mga nagtatrabaho at yung iba naman minsan ay tinatamad pang bumangon, gumising o pumunta sa mga presinto. Door to door sila, nagbarangay fora sila, mayroon silang mga conferences, seminars, lahat ng mga bagay-bagay na idudulot ng pagiging syudad o magiging mananatiling munisipyo ay inexplain sa bawat tao dito sa baliwag. Aarangkada na ang SIM card registration simula December 27. Ngayon pa lang, kanya-kanyang gimmick at pakulo na ang telecommunications companies para hikayatin ang kanilang subscribers na magparehistro ng SIM. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Sa Disyembre 27 na sisimulan ang SIM card registration. Ang ilang Pinoy handa nang magparehistro ng kanilang mga SIM. Anila napapanahon ito dahil sa talamak na scam at modus operandi gamit ang mga cellphone. Opo sir, para po sa seguridad natin. Ang pabor po kasi sa ngayon, dumadami yung mga scammer. Pabor tayo ron, parang sa katulad sa Saudi, isang SIM card lang para makilala talaga lahat
Ayon sa National Telecommunications Commission, madali lang ang proseso sa pagpaparehistro ng SIM. Pumunta sa website na ibibigay ng telco kung saan apat na impormasyon lang ang kailangang ilagay. Pangalan, birthday, kasarian at address. Kailangan ng government ID na may picture o barangay certificate. Batid ng mga telcos ang hamon na kaakibat nito, kaya handa silang sumuporta sa gobyerno. We do recognize also the challenges. And kami naman, we're willing to work with the government and our customers na matulungan po sila dito sa registration na to. Ang ibang telcos kanya-kanyang pakulo para maingganyo ang kanilang mga subscribers na magparehistro ng SIM. If you register with us, we will actually give you additional data and a free SIM. So yung idea namin is really to incentivize pati to encourage yung mga subscribers namin and future subscribers. Starting December 27, pwede na po tayo mag-register ng ating mga SIMs online. At libre ito. Libre itong pagrehistro. May 180 days ang mga subscribers para magparehistro ng kanilang mga pre- at postpaid SIM para hindi ma-deactivate sa susunod na taon. Jack Batallones, ABS-CBN News. Naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay ng insidenteng kinasangputan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea noong 20 na Nobyembre. Ayon sa tagapagsalita ng DFA na si Teresita Daza, ang diplomatic protest ay kasunod ng note verbal noong November 24 na humihingi ng paglilinaw sa China kaugnay ng umano'y pwersahang pagkuha ng Chinese Coast Guard sa rocket debris na ni-retrieve ng Philippine Navy malapit sa Pag-asa Island. Ayon pa sa DFA, tumugon na ang Chinese Embassy sa note verbal pero hindi na ibinahaging detalye nito. Una na ring tinuligsa ng mga senador ang insidente. Apat ang sugatan ng araruhe ng SUV ang isang fast food chain sa Calibo, Aklan. Sa kuha ng CCTV, muntik nang mahagip ang mga kumakain sa isang lamesa nang biglang lumusot ang SUV sa loob ng restaurant. Isang 60 taong gulang na lalaki ang nagmaneho ng sasakyan. Dagdag pa ng Calibo Municipal Police, magpapark sana ang sasakyan nang mawalan umano ng kontrol ang driver kaya dumiretso ito sa fast food chain. Hawak na ng mga police ang driver ng sasakyan. Kasabay ng holiday rush, ang stress naman ng ilang commuters at motorista dahil sa heavy gut na trapiko, pahirap ang paghahanap ng masasakyan at umano'y overcharging pa sa mga TNVS. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Huling weekend bago ang Pasko, kaya tumindi pa ang trapiko sa Metro Manila. Marami kasi ang naghahabol ng Christmas shopping, kabi-kabila rin ng parties at ibang gatherings. Ito rin ang mga huling araw ng trabaho bago ang Christmas break para sa mga empleyado at bakasyon na ang mga estudyante. 10:15 a.m. namin sinimulan ang biyahe mula dito sa MRT North Avenue Station kung saan may isang malaking mall. Titingnan naman natin ngayon kung anong oras tayo makakarating sa Baclaran na isa ring Christmas shopping destination. Maluwag ang biyahe hanggang Kamuning flyover, pero pagsapit sa Cubao, umpisa na ng pagbagal ng usad ng sasakyan. Tumindi pa sa Santolan flyover at Buendia. 11:34 kami nakarating sa Baclaran o eksaktong isang oras at 19 minutong biyahe. Nauubos ang aming oras sa traffic at saka ang gasolina mahal. Yun ang magiging problema naming mga driver. Nababaan natin yung pasensya natin para huwag mainit ang ulo sa daan. Base po kasi sa aming monitoring, talagang biglang taas po yung demand po ng mga public utility vehicles po ngayong holiday season. Back to normal. In fact, better than normal. Lahat po ng access roads po natin, papunta sa mga malls natin, ay nakamanage po yon together with the LGU. Dagdag init ulo naman para sa mga commuter ang pang-i-snub ng mga regular taxi maging mga TNVS. December 1 up to December 14, meron na po tayong naitalang more than 150 na reklamo po ng mga ganitong paglabag po ng ating mga taxi. Kunin po yung plate number po ng taxi o kaya po yung trade name po na nabiverify po namin yung mga ganong data po na binibigay sa amin ng mga pasahero. Inireklamo rin ng umano'y overcharging ng ilang TNVS ngayong magpapasko. Ang search po is
you multiply by 2 yung fare per kilometer plus fare per minute, no? Tapos multiplied by 2. Ganun po kataas ang fare surge. Patuloy po kaming tumatanggap ng mga reklamo na ganito at patuloy din po namin pinapatawag yung mga operator po na naireklamo ng mga ganitong paglabag. Pinag-aaralan na ng LTFRB ang pagbubukas pa ng ilang ruta at pagtanggap ng mga bagong aplikasyon para sa TNVS, lalo't mataas ang demand sa pampublikong sasakyan. Jeffrey Herdaez, ABS-CBN News. Nagsa pa rin ang mga nagsimba sa ikalawang araw ng Simbang Gabi o Misa de Gallo sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Manila Cathedral sa Intramuros, mahigpit pa rin ipinatutupad ang pagsusot ng face mask sa loob ng simbahan. Hindi napigilan ang ilan na maging emosyonal, lalo't ngayon lang sila muling nakapagsimbang gabi makalipas ang 2 taon. Sa Baliwag, Bulacan, sa labas na ng parokya ng San Agustin, nakinig ng misa ang ibang deboto. Wala na po kasing maupuan sa loob ng simbahan. Patuloy namang nakabantay ang mga pulis para sa maayos at mapayapang pagdiriwang ng simbang gabi roon. Ayon sa PNP, mapayapa naman ang simbang gabi, paalala naman ng simbahan sa mga deboto, lawakan ng kanilang pananaw sa buhay at sa mensahe ng Diyos. Kasi kapag ka makitid ang ating isip, kapag makitid ang ating pananaw at ang ating nakikita, limitado din lang na biyaya ang makikita natin. Kapag titingnan natin ang mas malawak na kwento, mas makikita natin ng malinaw ang biyaya ng Diyos. Kapamilya, silipin naman natin ang iba-ibang pasyalan sa bansa na dinarayo ng pamipamilya ngayong magpapasko. Kabilang na dyan ang pinagmamalaking Christmas Animation Display sa Cabuyao City, Laguna at ang kinaaliwang gusali ng Kapitolyo ng Batangas dahil sa Dancing Lights. At live mula sa Batangas City, nagpapatrol, Dennis Datu. Dennis, parang ang sarap mamasyal dyan sa Batangas. Ay, totoo ka dyan, Pia. Talagang napakasarap mamasyal dito sa Batangas. Pero siguraduhin mo lamang ha na may kasama ka dahil para mayroon kang taga-picture at may souvenir ka sa iyong pamamasyal. Makulay at kumukuti-kutitap ang dancing lights sa Kapitolyo ng Batangas na sinabayan pa ng awiting Pamasko. Nagliliwanag din ang kalapit na Laurel Park dahil sa mga inilawang puno ng akasya. Napakasaya namin! Amazing! Napakasaya kasi bukod sa maliwalas, napakaganda talaga ng tanawin. Biyaya ito sa mga Batanggenyo. Bukod sa 60 talampak ang giant Christmas tree, may life-size bilen, nutcrackers at toy soldiers din. Sa Cabuyao City, Laguna, bongga ang Christmas animated display. Sumasayaw si Santa Claus, Snowman at maging ang reindeer. Isinasabuhay din dito ang magandang kaugalian ng mga Pilipino gaya ng pagmamano at pagbibigay ng regalo. Kompleto na ang Pasko! Sobrang enjoy po talaga ako na masaya po talaga ako eh. Masaya naman po kasama-sama po kami magkapamilya po. May palight orama naman ang City Hall ng Cabuyao at sa mga dreaming of a white Christmas, pwedeng ma-enjoy ang lugar. Nagliwanag din ang plaza ng Santa Rosa City, Laguna dahil sa dami ng Christmas decorations doon. Pamilya ang gabi-gabing pumupuno sa plaza para damhin ang diwa ng Kapaskuhan. Agaw atensyon naman sa harap ng City Hall ng Calapan sa Oriental Mindoro ang dalawang giant polar bears na sina Mama Kala at Baby Apan. Hango ang kanilang pangalan sa lungsod na hatid ay pag-asa at pagkakaisa. Isinabay sa unang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Odette ang pagpapailaw naman sa Kapitolyo ng Cebu. Simbolo ito ng pagbangon mula sa matinding bagyo na puminsala sa maraming lugar sa Central Visayas. Hindi naman papahuli ang bayan ng Albuera sa Leyte. Pinuno ng Christmas lights sa municipal grounds, plaza, simbahan at mga puno. May tunnel of lights din. So,
Pia, matapos nating ikutin ang ating ginawang pamamasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ay balik tayo dito sa Kapitolyo ng Batangas kung saan ay patuloy na nagliliwanag ang gusali sa iba't ibang kulay. At kinagutom na kapapasyal dito sa plaza ng Batangas, dito sa Laurel Park, ay pwede naman kayong mag-food trip dito sa Laurel Park dahil napakaraming iba't ibang mga pagkain na mabibili dito. So, Pia, tara na dito sa Batangas. Okay, intayin mo ako dyan, Dennis, ha. Bilan mo ako ng mga kakanin dyan. Maraming salamat, Dennis Datu. Lakas ng loob magyaya ni Dennis, palibasa malayo, eh, matatrapik ka. You know, yun nga yun ang reminder natin sa atin. Saan ba? Batangas ba siya? Batangas. Sumula rito mga... Sigo, bukas pa ako siguro. Mga tatlong oras. Mga tatlong oras, ano? Kaya apat na oras, ano? Magbaon na maraming pasensya, mga kapamilya. Grabe talaga ang traffic ngayon. Eh, ikaw ba tapos na lahat ng Christmas party o meron pa? May wala na, wala, wala na. Tapos na. Magtatago na lang, yun na lang yun. Sa mga inaanak. Yung partner, paalam okay, na tayo. Okay, at yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Sa ngalan ni Zen Hernandez, ako si Pia Gutierrez. Ako Zen, magaling ka. 8 days na lang, Pasko na. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.